Okay. Okay guys, tingnan natin. Ay, ganun pa rin. Ayun. So, ang trouble na ito, pag pinus mo ito, minsan tatakbo, minsan hindi, minsan uugong. So, ang dahilan, ito guys, so, parang yung ventilador, minsan tumatakbo ng kusa, minsan hindi. Ayan, boosting. Ganun ang laging trouble ng ventilador, boosting o shafting, yung shafting na ito. So, guys, tingnan nyo ito. Korting bearing pero hindi bearing bushing pinasak dito yung tanso. So yung tanso madaling maupod yun lalo na vibration pa ito lagi. Ang movement nito hindi center, naka misalign para yung ano niya pag ganun ganun sa higin. Ayan, hindi nakasentro yan. Ayan. So masyadong mabibrate ito. Wala sa center yung pinaka shafting niya ito. So kaya yung ano niya masyadong malakas ang movement nung ano, ayan ang trouble. Boosting din magkabila. Kaya minsan pag inano mo tatakbo ng maganda mabilis, pag hininaan mo hinihigop dito sa ano dito, ayan. Ito yung kinuha, yung pinagpisahan ko guys ha. Dito yan, makita ko sa inyo no? Tanggalin ko muna ito. Yan, kung maluwag yan, sa mga bago, no, bakit umuugong? Yan, dumidikit yun. Ito, hinahatak niya. So, yung bakal, tsaka yung magnetic field, dumidikit na, hindi na makabuelo. Dahil dito, malakas ang play. Pag malakas ang play niyan, konting-konti lang. Gabuhok lang yan, pag gumano ng konti yan. E bali sana kung malayo yung distansya pa, malapit lang ang distance yan . Magkabila yan . Ito ang laki, sobrang laki . Sobrang kinain yan. Tapos nagano na, kinalawang na. Ayan. So kinuha ko muna yun nandito sa kabila. Yan ang pinampiyesa ko. So ngayon testingin natin . So guys ha. Guys tingnan nyo ha. Ayan, lakas . So, ang pag-ano na ito, guys, masailan. Kailangan lapat na lapat. Huwag kayong mag-iiwan ng isang tornilyo. Gumanong lang ng konti yan, maano na. Kailangan higpitan ng tornilyo. Lapat. Dito, itong apat na ito. Kahit ito ang center. Pag nag-ano yan, magpe-play ka agad yan kasi ganun yan. Movement yan, ganyan. So, in-assemble ko siya. Wala pa yung mga attachment niya ito, no? Kasi para makita ko ng ano kung saan sumasabit. So, finally, nakuha natin. I-assemble ko, ilalabas ko uli. And then, kakabit ko isa-isa ito. Titignan ko na lang kung sino yung mas maganda pa. Ito pa. So, meron siyang dalawang pagpipilian. Ito, may kinakalawang na. Yung bearing niya. Ito, may bearing ito.
Ito mas maganda-ganda na. Pero mas maganda itong padding niya, yung mas maganda itong ano niya, yung pinaka-goma niya kaysa dito. Ito kasi upod na, masyadong gamit. Pero madali lang kunin yan. Gusto kong gamitin ito, kaya lang hindi maganda ito. Yung pinakalalagay niya dito. Hindi siya, ano. Hindi siya. Ba? Bakit ganun? Ah, tama. Okay, ganun. Yan, medyo masikip pa ito. Ito. Hindi siya mana. Pwede rin. Kaya lang ito. Di ano rin pala ito. Pwede nang itong kabin to. Kunin to. Para ma-epoxy. O kaya ibabaliktad ko. Ito yung gagawin ko sa ano, ibabaw. Madali lang to. Ano lang natin to. Ano tawag doon? Yung rugby. Mas pantay ito eh. Ito naman maganda pa rin. Pwede pa. Okay lang siguro. Okay lang. Pwede na ito. Ito ito. So, nandito pa yung mga attachment yan. Ito pa. Kami pa. Baklasin natin guys. Guys, nalagay na natin itong holder nung ano, no? Nung pinakapad niya. So, okay guys, nilagay na natin to, no? Pangipit ng ano. Kamanan natin to, yan. Okay, dapat na siya. Nako. Hindi ko pa pala na-turnilyo. Sana hindi umano. Hindi sana gumalaw yung loob. Tingnan natin. Okay, test. 1, 2, 3.
yan, bahala. So guys, sinigipit lang yung sandpaper. Ayan. Luma na ito. Ayan. I-release mo lang ito. Ayan. Then, saka ipit mo ulit. Ang iipit na so sakto lang naman yan. Yan na, kaya lang punit-punit natin. So guys, pag gusto nyong maupod ka agad to, balahan nyo ng magaspang. Ito pang medium to eh. Tapos finishing na yung pampakinis na lang. So guys, thank you for watching and please subscribe. Please support my channel. Bye.